Hello mga buzing. Good morning sa tanan. Good morning sa lahat. Ayan, today's video is unboxing na naman tayo sa halagang ayan, kung kita nyo, 1,802 na items. Ayan, nag-deliver nito yung courier is Ninja Ban, galing ng China. Kaya, let us proceed. Gunting. Ayan na. Ayan na. Para na item lahat. Ito yung laman. Battery. Ano to? Ano ko na to? Parang cellphone holder. So, yung box. Ang laman ng box ay... Ta-da! And isang drone sa halagang 1,812 including na yung shipping fee. Yan. So, ito yung drone. Try natin. Ito yung controller niya. First time kong mag-order ng drone. First time ko rin gumamit ng drone. Ayan na po. Ito na yung drone. At ito. Ayan. Propeller guard. Apat na propeller guard. Type C USB charger port. Isang tools. Tapos mayroong apat na propeller na extra. Ayan. Battery, mayroong dalawang extra na battery. Iwan kong dalawa lang ba? Or ba mayroon na lang battery? Ay, tingnan muna natin yung manual. Chinese tsaka English yung nakasulat. Yan, QR code. Pasensya na kayo sa lugar. Yung nasa video, nandito kasi tayo sa labas. Yan, tingnan nyo. Sa likod ng bahay. Malamig kasi dito, sarap tambayan. Ayan. Ayan. Yan yung ano natin, yung tinanim natin last week, yung cutting steam ng grapes. Ayan, review ko yan, ano, update lang ako yan pag meron ng tumubo na sprout. Balik tayo dito. Ito yung manual. Guide. Yeah. Sa likod, Chinese yan yung nakasulat. Sa kabila naman, English. Ayan. Yung switch niya sa ilalim.
Dual cam na siya. Ay, hindi, iwan ko. Sensor lang to yata. Sensor. Ito yung cam niya. 2 MP lang yung cam niya. And dito naman yung ano, battery. Tingnan natin. Yan, bali 3 yung battery niya, may dalawang extra. So, nakalagay dun sa manual, 13 minutes lang yung maximum niya na lipad, flight mode niya. Yung flight time niya, 13 minutes lang daw. Click natin. Okay, siya na kayo dito sa area, late lang. Sarap kasi ng simoy ng hangin dito. Naman yun yung guide sa ilalim dito yung ano yung cellphone holder. Ayan. Ito naman yung antenna niya. Yan. Automatic landing yung 360. Ito iwan ko ano yan na yan. On off switch. So battery hindi kasama. So double A battery. Lagyan natin ng battery. Yan, nalagyan ko na ng battery. On lang natin. Tapos dito naman yung parang ano nya, yung high or low, yung mga numbering na to. Sa tingin on, on na rin natin to. Ayan, umilaw na siya. So, ibig sabihin, naka-on na siya. So, let's get started. Try na natin paliparin. First time ko itong magpalipad. Di ko alam kung, di ko pa kabisado kung paano magpalipad. So, nakasalalay lang dito yung sa remote, tsaka yung sa guide. So, try and error naman tayo eh. Tsaka, for beginners lang yan. Kaya nga, nag-order ako ng mura lang. Para kung masira at hindi masyadong masakit. Pero try pa rin natin na kahit aabot siya ng 1 year, 2 years nitong drone na to. Pag sanay na akong maggumamit ng drone, tsaka na tayo order yung medyo mas mas matagal yung flight niya, yung flight time niya. Tsansa kung mas mataas din yung lipad. Kasi nakalagay lang dito, ano lang siya. Nasa 15 lang siya, 10 to 15 feet lang siya. Di ko rin alam kung ano ba, kung gaano ba kataas yung lipad nito, kaya try natin. Medyo mas mahangin dito sa area na to, iwan ko kung kakayanin niya, try lang natin. Ayun, ayun na siya. Linagyan lang natin ng parang board landing area niya. Yan na siya nakalagay, naka-blink-blink pa yung ilaw. Pwisto tayo sa mas yung mga 2 meters away yung pwisto natin.
it's much. Nakakailang ano din tayo, nakakailang bagsak. Siguro mahigit 10 yung bagsak natin. Siguro, unang rason niya, yung lugar, maliit siya sa mga baguhan na katulad ko. Kailangan niya siguro yung medyo malaki yung lugar. Tapos walang mga puno, walang mga ano, para walang ano, parang obstacle yung liliparan niya. Pangalawa, yung ito, yung controller naman niya, nahihirapan akong kontrolin kasi parang hindi ako sure pero parang delay yata yung ano niya, yung control. Pag nag ano ka, pag nag left ka tapos biglang mong i-right, parang hindi siya susunod agad. Yan, mga siguro segundos, mga 5 minutes to 5 seconds to 8 seconds bago niya iano yung response niya. So kung mag nag left ka tapos nag right ka, mga 8 seconds to 5 seconds to 8 seconds pa siya susunod. So pag nag left ka tapos may babangga siya doon tapos bigla mong maneuver to right, hindi siya agad susunod, kaya babangga siya muna. Yun nga, yung drone okay na okay siya sa akin, thumbs up na thumbs up ako. Tapos nakakailang bagsak na siya, semento, yung sa puno. Yan, pero functioning pa rin siya. Function na function siya. Although, pag na-off siya, tapos open mo siya, hindi siya mag-ano agad, kukunik ka agad. Pero okay na okay siya. For the price, okay na okay. 1.8 including na yung delivery galing sa bansang China. Medyo natagalan siya, pero okay na okay yung drone. Yung controller naman, siguro sa katulad kong baguhan, yun, naninibago lang. Siguro ilang flight pa hanggang sa magiging ano na ako nito, master na. Ayan, kitang-kita nyo naman yung may mga maraming ano na dumi na yung area. Kasi nakailang ulit siyang bumagsak. Pero yun, flight pa rin. So, inubos ko na lang yung 3 na battery. Ayan, linubat ko lahat. Kaya charge muna tayo. Bago tayo paliparin. So, sunod nitong area na, yung malapad na yung area para ayun, para mas ano tayo, mas marami tayong matutunan pag malapad yung ano area, mas ano tayo doon. Tapos ano naman, yung sa wifi naman, yung control sa cellphone, iwan ko lang hanggang ngayon. Pangalawang basis kong connect siya, pero ayaw niya pa rin lumipad. Hindi ko lang alam. Try ko lang ulit siya, yung sa malapad na area na. So regarding sa drone, sa price, okay na okay siya sa akin, thumbs up na thumbs up. So recommended siya sa mga baguhan. At least hindi masyadong mabigat sa bulsa. Kayang-kaya lang. Tapos okay naman siya, sulit na sulit. Para sa akin. Kaya yun, sa balak na bumili, pwede niyo no. Pwede ko na tong i-recommend sa inyo, sa mga baguhan. Saka muna kayo. Dito muna kayo magpaano, magpabihasa. Para kailang ulit nang bumagsak, yun, lilipad pa rin. Ayun. Yan lang po. Maraming salamat. Babus!